Lalaki na gulat nang may makitang bata na nakaupo bigla sa kanyang opisina. Paano kaya pag nalaman niyang anak ito ng babaeng nang iwan sa kanya? "Miss, miss!" sigaw ng babae kay Lucy. "Yes? May maitutulong po ba ako sa inyo?" Nag-aalalang tanungan ni Lucy sa matandang ali. "Tulungan mo kami! Maawa ka! May nakapagsabi na abogada ka raw!" Kaawa-awa nga ang mukha ng ali habang si Lucy naman ay nahahabag. Dahil naging lawyer naman talaga siya para sa mga nangangailangan. "E ano po bang maitutulong ko sa inyo?" Mainam na hinawakan nga ng babae ang kamay ng ali at pinaupo nga ito sa may bleacher dahil parang kinakapos na nga ito ng hininga. "Ako nga pala si Susan. Nakatira kami sa looban pero may dumating na mga kalalakihan at pinipilit na bilhin ang lupa namin." Umiiyak nga na saad nga ng matanda. "E bakit daw po ba kayo ginagawa ng ganyan? Bakit daw po gustong bilhin?" "E tatayuan umano daw ng mall eh. Doon na kami. Simula pa nung bata pa kami ining at mahal namin ang lugar na yon." Umiiyak pa nga na wika ni Aling Susan kaya lubos namang naawa si Lucy. "Dibale, tutulungan ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Kahit magkano ining, okay lang magbabayad kami kahit 1,000 pa. Basta wag lang nilang pakialaman ang mahal naming lupa." Ani pa nga ng matanda pero umiling lang si Lucy dahil public lawyer naman siya na may sariling firm. Kaya sagot ng gobyerno ang kaso ng mga ito. "Dibale, wag po kayo talaga mag-alala. Dahil sagot po ng gobyerno ang ganitong mga kaso. Bumalik na lang po kayo rito bukas ha? Dalhin niyo po ang kailangan ng mga dokumento." "Salamat, salamat talaga iha. Para na akong nanalo sa kaso. Bibigyan ko po kayo ng mga kailangan na papeles na isusumitin ninyo bukas. Bumalik po kayo mang maaga ha." Mahinang sad pa nga ni Lucy at nagulat pa nga ang babae nang niyakap nga siya ng matanda. Naglalakad si Lucy nang papauwi na nga siya dahil gusto niya munang magmuni-muni. Hanggang sa napadaan nga siya sa convenience store na dati niyang pinagtatrabahuan at bumalik ang mga alaala nang kahapon na ayaw nga sana niyang balikan dahil masyado na yung masakit para balikan pa. Palabas na sana si Lucy papunta kung nasan nga nakapark ang kanyang kotse, ngunit nakita niya ang isang lalaking nakahoodie na tumatakbo sa kanyang pwesto kaya parang huminto ang kanyang mundo, hindi dahil sa takot kundi dahil sa mga alaalang tila naglalaro sa kanyang mga mata. Napamura na nga lamang si Lucy. Mahinang usal nga nito dahil malakas na humabog ang kanyang puso. "Tabi! Tabi!" Malakas na sigaw nga nito habang kumakaripas nga ng takbo papalapit sa babae ang lalaki. Pero napako nga sa kinatatayuan niya si Lucy kaya nabangga siya ng lalaki at na out of balance pa nga siya. Dahilan kung bakit napaupo siya sa kalsada. "Putragis mo ah! Parang-harang ka kasi." Sad naman ang lalaki. "Nakita mo na nga may tao, di ba?" "Hindi. Sinabi kong tumabi ka." "Sigaw pa nga yun. Bingi ka ba, miss?" Muling patutsada nga ng lalaki pero umahon na nga ang inis sa mukha ni Lucy. Ganitong ganito ba naman kasi ang eksena nila noon ni Lorenzo na manloloko, hayok sa babae at walang modo? Sigaw pa nga ng kanyang isipan. "So, kasalanan ko pa ngayon ha?" Pagsusungit ni Lucy. "Sorry na. Ayos na ba? Okay na?" Sarkastiko namang asik ng lalaki kaya tinaasan lamang ni Lucy ng gitnang daliri at tiniwan nga ito. "Mama mo, sorry. Kakainis." Sigaw pa nga niya. Napapaiyak na lang tuloy na pumasok si Lucy sa kanyang sasakyan na pinaghirapan niya talagang hulugan kahit second hand lang ito. Paano ba naman? Naalala na niya naman ang nagdaan nila ni Lorenzo, ang lalaking una't huli nga niyang mamahalin dahil sa trauma na dinulot nito sa buhay niya. "Kakainis ng mga lalaki, pahamak, tagadala ng sakit sa puso." Bitter pa na asik nga ni Lucy habang malakas na bumubusina
kahit wala namang dapat businahan. Mama! Mama, I miss you! Tila nawala lahat ng pagod ni Lucy sa katawan nang salubungin siya ng isang mahigpit na yakap ng kanyang pinakamamahal na anak. Kung may maganda man sigurong iniwan sa kanya si Lorenzo, ito ang iwanan siya ng isang napakagandang blessing na talaga namang hinding-hindi ipagpapalit ni Lucy sa kahit na ano o sino pa man sa mundo. Luca, her son, means everything to her. Handang-handa siyang gawin ang lahat. Huwag lang masaktan at mapahamak ang anak. Kung pakikipagpatayan lang naman para kay Luca ay hindi magkikeme si Lucy dahil buhay niya ang kanyang anak. Hey baby, miss na din ikaw ni mama. Kamusta naman ang school, ha? Well, I aced my quizzes, got an A+ score. Pagmamalaki nga nitong wika, sabay abot kay Lucy ng mga test papers. Wow, ang talino naman ng big boy ko. Yes! Kumain ka na ba? Yes po, mama. Tita Ninang already did pakain sa akin. Konyo pa nga ang sagot ni Luca. May kinatawa na nga lamang nilang magkapatid. Aral ka lang ulit siya, nanak, ha? Ginulo ni Lucy ang buhok ng anak habang masayang-masaya ang kanyang kalooban dahil pagod man siya sa araw-araw ay may malakas naman na inuuwian. May pinagmanahan yata yung anak mo sa talino eh. Ani pa nga ni Rhea, hindi na lang pinansin ni Lucy ang sinabi ng kanyang ate dahil wala na nga siyang balak sa ama ni Luca na siyang tinutukoy nga ni Rhea. 5 years ago, matapos silang maghiwalay ni Lorenzo, nalaman ni Lucy na buntis siya pero hindi na niya sinabi sa lalaki dahil para ano pa. Men who cheat don't deserve to become a father. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa mana-mana ate. Mana sa akin ang anak ko. Ano akala mo sa nanay hindi matalino? Pagsusungit pa nga ni Lucy. Paano ba na may suportadong suportado ng kanyang pamilya ang relasyon nila noon ni Lorenzo? We, huwag kang ganyang bunsoy dahil alam nating pinangalan mo sa kanya si Luca. Nasaan doon ang Luca? Luca? Lucy? O, magkatunog hindi ba? Tsaka, nasaan ang pangalan ng buisit na yun? Wala. Pagsusungit niya. Hay, naku, ang bitter mo, be. Hindi mo naman sure kung pinagtaksilan ka talaga ng tatay ng baby boy na yan. Umalis ka na lang bigla na parang bula. Irap naman ang kanyang ate. He cheated on me. May babae. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Pagpupumilit pa nga ni Lucy, napabuntong hininga na nga lamang si Rhea. Hindi mo nga klinaro kung sino o ano ba niya yung babae. Basta ka nalang umalis. Diyos ko naman, Luciana, para kang aning. Iling-iling pa nga nawi ka ng kanyang ate at halata talaga ang disappointment sa mukha nito. Sapat na lahat ng nabasa ko para umalis. Irap pang muli ni Lucy sa kapatid pero malakas lang siyang kinutungan nga nito. Ewan ko sa'yo, bukas luluwas na ako ng Maynila ha? Saad ng kanyang ate na si Rhea. Dito ka na lang kasi magtrabaho te. Pagpupumilit naman ni Lucy. Be, yung mga nurses na naririto sa probinsya natin ginagawa lang nilang alila. Diyos ko, halos mamatay na kami sa buong gabing rounds tapos minimum lang ang bibigay na sweldo. Hindi mabubuhay ang brain cells ko niyan. Maarteng saad pa nga ng kanyang kapatid. Years ago, ay sila na lang dalawa ang naiwan sa buhay simula nang namayapa na ang kanilang mga magulang. Mabuti na lang at nurse ang kanyang ate dahil natustusan nito ang pang-araw-araw nilang dalawa. Pupunta rin naman ako ng Maynila. Baka bukas o sa susunod na linggo dahil may bago akong kliyente at ang pagdinig ng kaso ay nasa Maynila. Problemado ring wika ni Lucy. Eh sinong may iwan kay Luca rito? Kaya nga, te. Oh, anong balak mo ngayon? Dadalhin si Luca sa Maynila? May pending case ako roon tsaka ayoko namang iwan ang anak ko at malayo sa kanya. Handa ka na bang bumalik ulit sa Maynila? Parang hindi siguradong tanong pa nga ng kapatid. Bakit naman hindi?
Then be ready for any possibilities na baka magkita ang mag-ama. Dahil alam nating pareho na maliit lang ang Maynila. I won't let that happen, ate. Akin lang ang anak ko. Kapag nakita ng ama niya ito, mahihirapan ka magsinungaling be. Kuhang-kuha ng anak mo ang facial features ni Lorenzo eh. Parang ikaw lang ang nag-iiri, pero walang nagmana sa'yo. Muling litanya nga ng kanyang ate at tama naman ito dahil kamukhang-kamukha ng hinayupak na yon ang anak niya. Basta, hindi ko ibibigay sa kanya ang anak ko. Malamig na sagot ng alamang ni Lucy, may kinaungot nga lang ng kapatid. Paano kapag kayong dalawa ang kukunin? Hindi ba kung nasaan ang nanay, naroon din ang anak? That will never ever gonna happen. Sagot naman ni Lucy. Sabay inikot pa nga ang mga mata. Naku, huwag kang magsalita ng tapos, B. Dahil minsan mo nang inibig ang tatay ni Luca, hindi na mahirap mahalin siya ulit. He's probably married right now and have his own family. Bakit pa siya maghahanap ng gulo? Waksi nga ni Lucy sa ideya nga na sinasabi ng ate niya. Hindi mo sure, malay natin. Kibit-balikat na nga lamang nasagot ni Rhea. May kasong hinahawakan ngayon si Lucy at tungkol ito sa mga tao na pinaglalaban ang karapatan nila sa sariling lupa. Dahil may gustong bumili ng kumpanya at pinipilit silang pirmahan ng mga papeles. E kadalasan naman sa kliyente niya ay no read, no write, kaya naiiputan ng mga walang hiyang negosyante. Wow, ang laki naman ng Manila. Mama, tapos ang dami pong cars. Masayang masaya na sabi nga ng kanyang anak. Nagkatinginan lang sila ni Ate Rhea niya dahil nasa Maynila na nga sila ngayon, kasama si Luca. You like here? Tanong ng babae sa anak. Mabilis namang tumangot ang wang bata. Yes, I like here. I wanna ride a lot of cars and go to malls and buy a lot of toys. Excited na wika pa ngang muli ni Luca kaya natatawang niyakap na nga lamang ni Lucy ang anak. I love you, baby. Mahal din po kita, mama. You're the best mama ever. Cute na sambit ni Luca, kaya naiiyak tuloy si Lucy. Sure ka ba talagang nabago ang schedule mo, te? Paano si Luca? Nag-aalala na wika nga ni Lucy dahil may duty ang kapatid niya. Ura-urada at wala nga siyang mapag-iiwanan sa anak. Dalhin mo na lang sa opisina ninyo, be. Mabait naman yung pamangkin ko. May hearing nga kasi ako ngayon. Alangan namang dalhin ko sa korte, diba? Payag kang dalhin ko siya sa ospital? E alam mo naman na ang lala ng mga viruses ngayon. Muling saad ng ate nga ni Lucy, kaya wala nang magawa ito. Ay, o siya sige, dadalhin ko na lang. I wanna be like you rin po, mama. Biglang wika naman ng anak niya, kaya napatigil naman si Lucy. Gusto mong maging abogado? Gusto mo bang tumulong sa mga nangangailangan, anak? Yes, gusto ko i-defend ang mga people sa mga bad guys po at saka gusto ko po na maghawak po ng ganyan. It looks so cool! Mahabang litanya nga ng bata habang itinuturo ang daladalang briefcase ng ina. Okay, mama, will support you naman. Nakangiting ginulungan ni Lucy ang buhok ng anak. Sure ka ba talagang ikaw na sasama kay Luca sa labas, Erin? Tanong nga ni Lucy sa kaibigan na kasamahan niya rin sa trabaho. Oo naman, Lucy, at saka ang cute-cute naman itong si baby Luca eh, kaya oks na oks lang. Aning nga ni Erin. You stay here sa labas ng korte ha. Huwag kang malikot anak dahil magtatrabaho na muna si mama. Si Tita Erin mo muna ang magbabantay sa'yo. Kalmadong saad nga ni Lucy at hinalikan sa ulo ang cute niyang anak. Hindi ba ako allowed sa loob po, mama? Cute na tanong nga ni Luca. Hindi kasi pwedeng mga bata ron anak. Mga adults lang ang pwedeng pumasok sa loob kasi hindi naman maiintindihan ng mga babies na kagaya mo ang pag-uusapan namin sa loob. Mainam na paliwanag pa nga ni Lucy sa anak. Okay, I'll stay with Tita Erin na lang po, mama. I love you po. Ani nga ni Luca, na ikinahagikik na nga lamang ni Erin sa tabi. Feeling ko tuloy ang sarap-sarap magkaroon ng anak. Mahinang bulong nga ni Erin. Umabot din yata sa isang oras ang pagdinig ng kaso at frustrated na si Lucy dahil naririnig niya kanina sa mga kliyente na ibebenta na lang daw nila
ang kani-kanilang mga lupa para matapos na ang gulo at bumalik na nga sa normal ang kanilang mga pamumuhay. Ang kaso nila, Aling Susan ngayon ang hinahawakan ni Lucy. Saad nga ng isang manong, salamat sa tulong ninyo Ma'am Lucy pero napagdesisyonan po naming lahat na ibenta na ang lupa namin. Gusto namin ng payapang pamumuhay kaya babalik na lang po kami sa probinsya. Malungkot na wika naman ni Mang Waldo. Oo ma'am, gustuhin man po naming ipaglaban ang aming karapatan pero kung magugulo naman noon ang aming pamumuhay ay papayag na lang po kaming bayaran kami sa halagang pinangako nila. Ani naman ni Manang Zelda. Kaya naman nating ipanalo ang kaso eh. Mahinang wika nga ni Lucy dahil naiintindihan niya rin ang kagustuhan ng mga to. Ayaw hong isang araw na magkaroon kami ng sunog o anuman, mas mainam na po na maging ganito, mas safe. Hindi po namin kilala yung mga kalaban namin eh. Wika nga ni Susan kaya napatango na nga lamang si Lucy. Nagulat naman si Lucy sa desisyon ng mga to. Isang buwan pa lamang nilang nilalabanan ng kaso pero handa nang sumuko ang mga to. Nakakalungkot talagang maging mahirap pero lalo na sa ating bansa dahil ang may mga pera lamang naman talagang madalas manalo sa pagkuha nga ng hustisya kahit nasa panig ka pa ng tama. Pera-pera lang naman kasi ang katotohanan dito sa ating bansa. Gustong ipaglaban ni Lucy ang kasong ito pero kung ang kliyente na niya mismo ang sumuko ay wala naman siyang magagawa kung hindi irespeto na nga lamang ang desisyon ng mga ito. Sige, kung yan ang inyong mga nais ay wala naman akong magagawa. I'll arrange a meeting sa kampo ng Arenterprise para sa kasunduan at pagbenta ninyo ng inyong mga lupa. Kaagad namang inasikaso ni Lucy ang lahat. Muntikan niya na ngang makalimutan ang anak sa sobrang busy. Pumayag naman kaagad ang kabilang kampo at sinabi ng mga ito na pumunta na lamang sila sa kumpanya nila. Pasensya ka na talaga Irina. Kailangan ko lang talagang tapusin tong trabaho para case closed na. Ani nga ni Lucy sa kaibigan, nakasunod nga sa kanilang anak. Ano ka ba naman Lucy? Ayos lang at saka, na-enjoy ko naman ang kasama si Lucay, ang talino kaya at saka ang cute. In fairness, ani pa nga ng kaibigan na nagpangiti na nga lamang kay Lucy. Where are we going, ma? Tanong ng anak niya habang papasok nga sila sa kumpanya ng Arenterprise. Work pa rin anak, dito na muna kayo sa lobby ni Tita Erin mo ha? Mabilis lang to. Paalam nga ni Lucy sa anak at dali-dali nang pumasok dahil naghihintay na nga sa kanya, sila Manong Waldo. Ilang minuto lang silang naghintay sa conference room, siguro ito ang kumpanya at pumasok na nga ang abogado ng kabilang kampo. Napaayos naman ng upo si Lucy at game on mood na naman ang babae. Hihintayin na muna natin si Mr. Romano. Wika nga ng abogadong si Miguel. I have prepared all the documents and the prices that they want. Seryosong saad naman ni Lucy at ibinigay na nga sa isang abogado ang hawak-hawak ng mga folders. Minuto rin ang dumaan. Bagot na nga si Lucy kakahintay sa punsyong Pilato na may-ari ng kumpanyang to. Nagkakalikot ang dalaga ng mga files at nire-review niya ang ilan nang bumukas ang pintuan at agad na nagsiliparan ang kani-kanilang mga mata sa kararating lamang na panauhin. Hindi mawari ni Lucy ang nakita, parang tumigil ang kanyang mundo at gusto na nga lamang niya na maglaho habang nakatingin sa lalaking nakaigting na nakatitig din pala sa kanya. Good thing that Mr. Romano is here already. Pwede na nating simulan ang lahat. Wika ng abogado nito kaya napaayos na naman ulit ng upo si Lucy dahil sa kabang bumubundol sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay dahil nasa lobby lang si Luca at ngayon niya lang na-realize na pagmamay-ari pala ni Lorenzo ang building na to at ito ang pilit na bumibili ng lupa nila, Aling Susan. Start the agenda. Marami pa akong trabaho, you can't waste my time. Malamig na tinig nga ni Lorenzo ang bumasag sa katahimikan ng lahat at napatikhim na nga lamang si Lucy at sinimulan nang sabihin ang nais ng kanyang mga kliyente. Napabuntong hininga na nga lamang muna siya. They want 1 million each. Sign the deal and let them be in peace, Mr. Romano.
Palaban nga na ani ni Lucy. Pinipigilan na nga niya ang kanyang paghinga at hindi na nga tinignan sa mga matang lalaki dahil ramdam na ramdam ang mga punyal na ibinabato sa mga mata nito. Nakangisi naman si Lorenzo. Wow! After 5 years, nakita niya rin ang babaeng to. What a small world indeed. Sa isip-isip nga nito. Napakunot noon na nga lamang si Lorenzo at nagtaas kilay. What if I won't? 1 million for a piece of a small land is too much. Kibit-balikat na wika ni Lorenzo na ikinasinghap na nga lamang ng mga naroon pero isang madilim na titig ang ipinukol sa kanya ni Lucy. Dahil mapipilitan kaming ituloy ang kaso laban sa kumpanya ninyo. Malamig naman na balik nga na sagot ni Lucy. Napabuntong hininga si Lorenzo sabay tumawa ng bahagya. Alam natin pareho na dehado ang kampo ninyo. The government owns the land. Gusto lang namin kayong bayaran para umalis. Sa amin ang lupa na yon. Mayroon kaming mga titulo. Asik ni Manong Waldo at dinuro nga si Lorenzo na nakangisi na nga lamang na parang buang. You signed the preferred amount of my client and we're done here. Matigas na wika na nga lamang ni Lucy na ikinatawa naman ni Lorenzo. Feisty! I like that. Ngisi pa ng lalaki na talaga namang nagpainit ng ulo kay Lucy. Hindi kami nakikipagbiroan sa inyo, Mr. Romano. Kung gusto ninyong matapos na ang lahat ng to, then sign the agreement. Muling palaban na saad ni Lucy. What if I don't like this to end? What will you do, Attorney Luciana? Masikampo? Run? Run away again? Sarkastikong tanong ni Lorenzo na ikinagulat naman ang husto ni Lucy. Hindi na natapos pa ang pag-uusap ng kani-kanilang mga kampo dahil hindi pumayag si Lorenzo sa 1 million. Napapangisi na nga lamang ang lalaki nang makita niya ang galit at inis sa mukha ni Luciana. That was a good deal, Lorenzo. Bakit hindi mo kagad tinanggap? Paano kapag tinuloy na naman nila ang kaso? We need that land for the project. Asik nga ni Miguel sa kanya pero hindi na nga ito pinansin pa ni Lorenzo. I'm just giving them a hard time. Desperadong tao will lower their standard para masunod lang ang gusto nila. Wait and see. Baka sa susunod na linggo ibebenta na nila sa atin ang lupa ng kalahating milyon. Ngising sagot naman ni Lorenzo na pinsan nga ng abogado. Madilim ang mukha ni Lorenzo na pumasok sa kanyang opisina dahil sa babaeng nakita niya kanina. Galit, inis, at sakit ang bumubuntol sa kanyang puso nang makita niyang muli ang babaeng nang iwan sa kanya. Pinihit niya ang seradura ng kanyang opisina pero mas lalong napakunot ang kanyang noo nang may makita nga siyang isang bata na nakaupo sa kanyang swivel chair na animoy ito ang may-ari ng kanyang opisina. Nasa 5 taong gulang ito at nakatingin lamang sa kanya ng seryoso. Excuse me? Sino ka? Malamig na tanong pa nga ni Lorenzo sa bata. Ginawa niya talaga itong pamatay na tingin. Para matakot ito pero hindi man lamang natinag ang cute na batang lalaki. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Ako lang po. Kibit balikat nga. Nasagot pa nga ng bata na animoy wala talagang pakialam at komportable lang na nakaupo. Hindi mo ba alam na ako ang may-ari ng opisinang to at bawal ang mga bata rito? Malamig na namang saad nga ni Lorenzo habang nakapuyos ang 2 kamay sa kanyang bulsa. Kahit siguro mga kalaban niya sa negosyo ay matatakot sa kanyang tindig at mukha ngayon pero wala man lamang dumaan na takot sa mukha ng bata. Ngayon, alam ko nang ikaw ang may-ari nito dahil sinabi mo na eh. Tila sarcastic ko pang sagot ng bata na talaga namang nagpainis na kay Lorenzo. Get out! Kailangan kong magtrabaho sa inuupuan mo na swivel chair ko. Pwede ka naman na dyan na lang umupo, napakadamot mo naman eh. Parang ganitong upuan lang, kay bata-bata ko pinagdadamutan mo. Ani nga ni Luca na nagpagulat naman kay Lorenzo habang tinuturo ng bata kung saan siya uupo at talagang sa sofa pa daw. Nandyan ang laptop at mga files na kailangan ko. Masungit pa rin na saad naman ng lalaki. Eh di kunin mo po. So simple. Aba, asik nga ni Lorenzo pero binilatan lang siya ng asungot na bata. Kaya namang bumili ni mama ng ganitong upuan, apakadamot mo ah.
Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na kailangan mong mag-share ng blessings po? Pangaral pa nga ng inosente at asungot na bata. Hindi ka ba tinuruan ng mama mo na huwag pumasok sa opisina ng may opisina? At hindi dapat mag-trespass sa kasinong nagpapasok sa'yo, sa kumpanya ko. Simula ngayon ipagbabawal ko ng mga bata. Masungit na singhal pa nga ni Lorenzo pero emotionless lang ang mukha na binigay sa kanya ng bata. Isusumbong kita sa mama ko! She's a lawyer! Ipakukulong kita! Sigaw pa nga ng bata sa kanya na ikinagulat na nga lamang ni Lorenzo. Matapang talaga ang batang to. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Na huwag makipag-away sa mas matanda sa'yo, ha? Siyempre tinuruan po, pero ayoko po sa mukha mo eh, nakakairis po kasi. Walang apog na sagot pa nga sa kanya ng bata. Hoy, gwapo ako. Anong nakakainis sa mukha ko, aba? Reklamo pa nga ni Lorenzo, pero ngumisi lang ng sarkastiko sa kanya ang bata. Hindi naman po eh. Ani pa nga ni Luca tapos tumawa. Lintik talaga na bata to. Bulong-bulong na nga lamang ni Lorenzo sa kanyang sarili. Hero, laptop mo po, akala ko ba magtatrabaho ka? Ang dami niya pa pong sat-sat eh. Tanong pa nga ni Luca, kaya wala nangang nagawa pa si Lorenzo kundi ang sundin ang kagustuhan ng batang nasa harapan niya. At siya na lang ang nag-adjust at umupo sa sofa para gawin ang kanyang trabaho. Do you have some snacks here? I went to your ref but it's just alak. I'm starving. Muling wika nga ng bata kaya naiinis na tumayo si Lorenzo at kumuha na nga lamang ng snacks sa sarili niyang pantry sa loob ng kanyang opisina. Hinayaan na lang ni Lorenzo ang bata sa loob ng kanyang opisina na maglaro at maglikot. Bahala ng mga magulang nitong maghanap kasi naman, napaka-irresponsable. Hey, do you have toys here? Muli na namang wika nga nito. I'm a grown-up man, kid. Bakit hahanapan mo ko ng laruan? Mukha bang playground ang opisina ko? How about anything else? Wala ka bang drawing books? I'm so bored. Sabi na naman nito at talagang nangangalikot pa nga sa kanyang drawer. That's my personal files. Ani nga ni Lorenzo habang hinahanap ng bata ang kung ano. Yes! I saw a crayon! Can I have this? Gusto kong mag-draw! Napatango na nga lamang at napailing na nga lamang si Lorenzo. Hindi ka ba hinahanap ng nanay mo, bata? Mahinang tanong pa nga ni Lorenzo habang ang mga mata'y nasa laptop. Oh shucks! Baka hinahanap na po pala ako ni Tita Erin! Gulat na napatayo nga ito. Tumakas ka lang sa bantay mo, no? Nasaan ba kasi ang mga magulang mo? At hinahayaan ka lang. Pinababantayan ako ni Tita Erin kasi may work si Mama and she told me na bawal ang kids sa loob. Napupuntahan po niya. Sagot naman ni Luca. How about your father? Papa? Wala naman akong papa eh. Hindi sinabi ni Mama sa akin kung nasaan po siya. Tila nakaramdam naman ng habag ang puso ni Lorenzo sa sinabi ng bata. Siya ni mismo ay hindi nga nakaranas ng pagmamahal ng isang ama dahil maagang nawala ang kanyang ama sa mundong ito kaya nararamdaman niya ang sakit na gumuhit nga sa mukha ng bata. Can you accompany me to the lobby po? May mama and tita might search for me na po eh. Parang boss naman na wika ni Luca pero ewan ba ni Lorenzo at sinunod niya naman ang gusto ng batang to. Maligno ka siguro no? Kaya parang nahihipnotismo mo ko. Wala sa hulog pa na sabi ni Lorenzo na nagpakunot naman sa noon ng bata. What's maligno? But I remember sa kwento po ni Tita Ninang na bad entity daw po yun. Are you saying I'm a bad entity? Nakasimangot pa nga na asik ng bata. Napatigil naman si Lorenzo nang napagmasdan niya ng mabuti ang mukha ng bata. Parang siya lang noong kabataan niya. Magkamukha sila noong bata pa siya. Sigaw sa isipan ni Lorenzo pero umiling-iling naman ang kabilang side ng kanyang isip. Baka naman kasi reincarnation niya na kaagad ang batang ito kahit paman buhay pa siya. Halika na, hanapin na natin ang mama mo para mauwi ka na kasi ang kulit mo eh. But I'm a good and smart kid. Kibit balikat na sagot na naman ang bata. Smart kid na nakakainis, ginulo mo ang opisina ko eh no? Nakita mo yan?
Sabay turo ni Lorenza sa mga nagkalat na papel at mga krayola. Kung bakit siya may ganyan sa drawer niya, hindi niya rin alam. Fine. Mabuti na lang at mabait ako. Lilinisan ko muna bago mo ako ihatid sa mama ko. Irap pa nga ng bata sa kanya na naglinis na. Napailing na nga lamang si Lorenza dahil naalala niya ang kwento ng kanyang ina. Nasupil din daw siyang bata noon. Ganon talaga siguro kapag bata. Nga pala, anong pangalan mo? Tanong nga ni Lorenzo dahil kanina pa sila nito magkasama at hindi man lamang niya natanong ang pangalan niya. Luca Dominic, how about yours, mister? Nagulat si Lorenzo dahil Dominic rin ang kanyang second name. Wow, magkapangalan pala tayo dahil Dominic rin ang second name ko. Sagot ni Lorenzo at nakita niya naman ang saya sa mukha ng bata. Ilang minuto pa nga ay inaya na nga siya ni Luca na lumabas dahil baka hinahanap na raw siya ng kanyang nanay, kaya sinamahan na nga lamang ni Lorenzo samantalang halos mabalo naman si Lucy kakahanap sa anak. Saan mo siya huling iniwan ni Rin? Kinakaba ang tanong niya sa kaibigan na naluluha na nga rin. Eh dito lang sa lobby kasi bumili ako ng snacks niya sa kantin. Hindi ko naman alam na aalis siya. Naluluhang sagot pa nito. Kuya, kuya, hindi niyo ba talaga napansin yung bata na umalis o lumabas? Natatarantang tanong pa nga ni Lucy sa guard, pero umiling lang ito. Hindi ho talaga, mami. Kung gusto niyo ay i-check ho natin ang CCTV sa buong lugar. Saad naman ang guard. Sige, please kuya, yung anak ko. Naluluha na nga na wika nga ni Lucy. Kabang-kaba siya dahil baka na paano na nga si Luca o kung nasa na nga ito ngayon. Nasa last floor po ang monitors ng mga CCTV, sasamahan ko na lang po kayo ron. Ani pa nga ng guard. Papasok na sana sila sa may elevator papunta sa last floor nang bumukas ito at iniluwa ang anak niya kasama si Lorenzo. Mama! Masiglang tawag sa kanya ni Luca at dali-daling tumakbo at niyakap nga si Lucy. Habang nakapako lang ang mga mata ng babae kay Lorenzo, natitig na titig lang sa kanilang dalawa ni Luca. San ka ba galing anak? I was worried sick. Well, naglilibot lang naman po ko kasi I'm bored eh. Pagdadahilan pa nga ni Lucas. Diyos ko ka naman, baby Luca. Tinakot mo kami ng mama mo. Sabat naman ni Erin. I'm sorry, mama. Mama, he told me na I was a maligno raw po. Sumbong pa nga ng bata pero ewan ba ni Lorenzo at hindi niya maalis ang tingin kay Lucy at sa batang kayakap nito. Parang sasabog ang puso ni Lorenzo. Ang bilis-bilis ng pagtibok ng puso nito at hindi niya maipaliwanag ang kung ano. Let's go home na. Are you famished? Tanong nga ni Lucy sa anak habang nanginginig nga ang kanyang mga tuhod. Pilit niya na lang talagang iniwasan ang tingin ni Lorenzo dahil nababasa na niya sa mga mata nito ang posibleng naiisip ngayon ng dati niyang nobyo. Mabilis na inakay ni Lucy ang anak paalis sa kinaroroonan ni Lorenzo. Pero bigla naman siyang hinawakan sa braso ng lalaki kaya napatigil sila sa paglalakad. We need to talk, Luciana. Malamig na saan pa nga ni Lorenzo. Pinipigilan ang pagkabasag ng boses. Mauna na muna kayo sa sasakyan ni Rin. Susunod ako kaagad. Ngiti nga ni Lucy sa kaibigan. You know my mama's name, mister? Curious na tanong naman ng bata. Kaya napapikit na nga lamang si Lucy. Yes, we're friends. Ngiti nga ni Lorenzo. That's nice. Halika na, Tita Erin. Mama will talk to her friend po muna. Bye-bye, mister! Cute na sabi pa ni Luca kaya tinaas naman ni Lorenzo ang kamay para magpaalam. Ano? Matigas na wika ng babae. He's mine, right? Nanginginig ng tanong naman ni Lorenzo habang nakasunod pa rin ang tingin sa papalayong bata. Parang gustong kumawala ng kanyang puso sa kanyang naiisip na posibilidad. Ano bang pinagsasasabi mo, Lorenzo? Sarcastic na tumawa na nga lamang si Lucy, pero pinipilit niya lang talagang maging malakas, kalmado at hindi mabuwal. He's my child, Lucy. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sigaw pa nga halos ni Lorenzo. Wala nang pakialam kung sino man ang nakatingin sa kanila. Wala tayong anak, uy. Huwag kang ang delulo. Huwag kang asyumero.
Tatalikod na nga sana si Lucy pero malakas na naman siyang hinablot ni Lorenzo. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon, Lucina. Malamig na malamig na saad nga ng lalaki na talagang nagpapukaw nga sa lahat ng takot ni Lucy. Wala akong sasabihin sa iyo dahil wala tayong anak. Sigaw na nga lamang ni Lucy at malakas na itinulak ang lalaki. Oras na malaman ko kung sa akin siya kukunin ko sa iyo ang anak ko. Pagbabanta ni Lorenzo. Ha? Magkamatayan muna tayo, Lorenzo. You can't have my child. Anak ko si Luca. Akin lang. Wala kang anak kasi masama kang tao. Malakas na singhal pa nga ni Lucy. He looks like me. Nauubusan ng lakas na sambit pa nga ni Renzo. Parang kinukuha ng kung sino ang buong enerhiya ng kanyang katawan. You don't have a child. Tandaan mo yan. Singhal pang muli ni Lucy at mabilis na iniwan nga ang lalaki. Ngunit simula ng araw na yon, hindi na nga natigilan pa ni Lorenzo si Lucy hanggang hindi ito umaamin sa kanya. Halata naman kasing anak nila si Luca. Dahil magkamukha naman sila, mabuti na lang talaga at hindi pa tapos ang kaso nila Lorenzo dahil pwede niya pang makitang muli si Lucy. Ate naman, iiwan ko na lang sa iyo si Luca. Dalhin mo na lang po siya sa duty mo, hindi ko siya pwedeng dalhin ulit doon. Puno ngayon ang pangamba na wika ni Lucy sa kanyang ate Rhea. Bakit? Natatakot kang magkita ulit si Luca at ang tatay niya, hindi ba? Be, kahit anong gawin mo, hindi pa rin maiiwasan na magkita ang dalawa. Dahil may connection talaga sila sa isa't isa. Hindi mo na may tatanggi pa yun at matatakasan. Mahinahon na wika naman ng kanyang ate, pero may laman ang bawat sinasabi nito. Napailing-iling si Lucy. Hindi nga pwede yun, ate. Frustrated na saad na nga lamang nito. Lucy, you know the possibilities. Alam ko na nariyan pa rin ang sakit na dulot ng pagmamahalan nyo ni Lorenzo pero minsan naisip mo rin ba na deserve ng anak mo na makita ang tatay niya? Kaya ko namang buhayin si Luca, ate. Kaya ko namang ibigay lahat ng kailangan niya. Bakit pa kailangan niya ng tatay eh? Pupunuin ko naman siya ng pagmamahal. Sad pa nga ni Lucy. Alam ko naman na kaya mong ibigay ang masaganang buhay sa pamangkin ko pero paano ang pagmamahal ng isang ama? Ang presensya ng isang ama sa buhay niya. Hindi nun lahat mayayakap ng pagmamahal mo. Alam nating pareho yan. Mahabang wika ng kanyang kapatid kaya napahilamos na nga lamang ng mukha si Lucy dahil tama naman at may punto lahat ng sinasabi ng kanyang ate. Te, natatakot ako. Natatakot akong isang araw hahanapin sa akin ng anak ko ang ama niya. Ayaw kong mawala sa akin si Luca. Naluluhang wika nga ni Lucy. Kilala niya si Lorenzo. Gahaman ito at handa nga nitong gawin ng lahat makuha lamang ito ang gusto. Natatakot si Lucy na kahit isa na siyang abogado ay wala siyang magagawa sa kapangyarihan ni Lorenzo dahil mayaman ito. Kayang-kaya nitong kunin sa kanya si Luca sa isang kisap mata. Naiintindihan kita, pero baka kailangan mo na talagang ipakilala sila sa isa't isa. He might be ruthless pero siguro hindi niya naman ilalayo si Luca sa nanay nito. Ani nga ng ate niya kaya tuluyan ang napahigbi si Lucy. Niyakap naman siya ng mahigpit ng kanyang ate. I'm just telling you the truth, baby. Ngayong araw ay kailangan na naman nilang harapin si Lorenzo dahil dinidinigin nga ang kasong hinahawakan ni Lucy. Mabuti na lang talaga at pumayag ang ate niya na dalhin na muna si Luca sa ospital kaya hindi na nga magpapang-abot pa ang mag-ama. Good morning, attorney. Masikampo? Wika nga ni Miguel. Ang attorney ni Lorenzo. Nakangisi ito kay Lucy at ang mga mata nang kasama nito ay nakatutok lang sa babaeng abogado. Saad nga ni Lucy? I hope pumayag na ang kampo ninyo na gusto na bilhin ang kliyente ko ang lupa, Attorney Miguel, para matapos na to. Wika nga ni Lucy sa lalaki. Bakit ba gustong-gusto mong matapos kaagad ang lahat ng to, Luciana? Ayaw mo bang ipaglaban ang kaso na hawak mo? Tila nagpaparinig pa nga na sabat naman ni Lorenzo sa usapan kaya sinipatan ito ng tingin ng babae. Pinapadali ko lang, Mr. Romano.
para hindi na gumastos pa ng malaki ang kliyente ko. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Hindi sila kagaya mo na bilyonaryo. Malamig na wika pa nga ni Lucy na ikinangisi na nga lamang ni Lorenzo. Ibigay nila sa akin ang kalahating milyon. I will gladly pay them. Saad pa nga ni Lorenzo. Hindi ba parang ang kapal naman ata ng mukha mo para gawin yun sa mga taong nananahimik lang sana ang buhay at pilit nyo lang ginugulo para sa proyekto ninyong kayo lang din naman ang mas magkakapera? Sarkastiko na sumbat naman ang abogada. Napangisi ng bahagya si Lorenzo. Then let's see kung gaano kagaling ang abogado nila. Saad pa nga nito. Puno ng galit ang araw ni Lucy dahil sa inis niya kay Lorenzo. Natapos na ang pagdinig at talagang nagmamatigas ang kampo ng lalaki. Attorney, my client, may gusto siyang ipropose sa'yo. Ani naman ni Miguel bigla, pero tumaas lang ang kilay ni Lucy. Don't worry, it's purely about the case. Dalhin mo raw ulit ang mga kliyente mo bukas sa kumpanya at papayag na siya sa gusto ninyo. Muling wika nga ng lalaki kaya lihim na napangiti, si Lucy. Kung ganon, ay matatapos na kaagad ang kasong to. Pwede na silang bumalik ni Luca sa probinsya. Mailalayo na nga niya ang kanyang anak. Kinabukasan nga ay maaga na naman na dinala ni Lucy sina Aling Susan sa kumpanya ni Lorenzo para pag-usapan ang gusto nitong mangyari. Don't tell me na malilate na naman ang kliyente mo, Attorney Miguel. Hindi lang ang oras niya ang importante dito, ah. Masungit na wika nga ni Lucy dahil ilang minuto na naman silang naghihintay. Hindi pa ito dumarating. I'm sorry if I'm a bit late. Malamig na sagot na nga lamang nang pinag-uusapan nila at umupo na kaagad ito. Good thing na dumating ka na. Yes, I will go with your client's price pero sa isang kondisyon. Nakita nga ni Lucy ang saya sa mukha nila Aling Susan pero ewan ba ng abogada at tila kinakabahan siya. Sa isang kondisyon na sinasabi ni Lorenzo. Sige, ano yun? Ang abogado ko nang magsasabi sa kondisyon ko. Yes, regarding sa amount ay pumapayag ng a renter price na bayaran ng kliyente mo ng 1 milyon kada isa pero kailangan na nilang umalis sa lupa bukas na mismo. About the condition, my client wants to see his son attorney Masicampo. Kung hindi ka papayag sa kondisyon ay tuloy ang kaso. Halos mawala ng lakas si Luciana sa narinig pero umahon ang galit sa kanyang puso. That's beyond my work, Mr. Romano. Personal na buhay ko ang pinupuntirya ninyo. Malamig na saad naman ni Lucy sa lalaki. That's my condition. Attorney Masicampo, ipakita mo sa akin ang anak ko at tatapusin natin ang kaso na to. Ngisi ni Lorenzo. Nababasa ni Lucy ang pagtataka sa mukha nila Aling Susan pero wala nang pakialam si Luciana. Basta galit na galit siya sa lalaking kaharap. Bobo ka ba? Asik nga ni Lucy at malakas na pinalo ang lamesa. I'm giving you choices, Lucy. Ipakita mo sa akin ang anak natin o mas papahirapan ko ang kasong to. Malamig na usal na nga lamang ni Lorenzo at nagsinghapan nga ang lahat ng kliyente ni Lucy. Nagulat siguro. He's so desperate to know about his son. Kahit hindi man aminin ni Lucy na may anak sila ay alam niyang anak niya si Luca. At gagawin niya ang lahat. Makita lang ang bata ulit. Pinagsasasabi mo, wala tayong anak. Buwang ka na, Mr. Romano. I know. Let me see my son, Lucy. Kung galit ka sa akin ka magalit basta ipakalala mo ang anak ko. Sagot naman ni Lucy, let us end this discussion here. Trabaho ang pinunta ko rito, hindi personal na buhay. Malamig na sagot ni Lucy at tumayo. Sandali, paano naman kami, ma'am? Paano naman po kami? Naiipit po kami sa gulong to. Wika naman ni Mang Waldo na kliyente ni Lucy kaya napapapikit na nga lamang ang babae sa sobrang inis. Grabe ka talaga, Lorenzo. Grabe kang hayop ka. Malakas na sigaw na nga lamang ni Lucy at dinuro pa nga ang kanyang ex. Fine. Papayag na ako pero walang magpapakilala. Anak ko ang anak ko. Hindi sa'yo, naiintindihan mo ba yon? Malamig na dinuro nga ni Lucy ang lalaking kaharap. I'm a lawyer.
at kayang-kaya kong ipanalo ang custody kay Luca. Try me, Romano. At hinding-hindi mo na ulit makikita panganak ko. Muling saad nga ni Lucy, sabay istanga ng papel sa mukha nga ni Lorenzo. Sign it and we're done here. Yun ang kasunduan at pinirmahan nga ang titulo ng lupa. Hindi na talaga doon natapos ang lahat dahil araw-araw nang nakaantabay si Lorenzo sa labas ng law firm ni Lucy. Isang linggo na simula nang matapos ang kaso na yun at akala nga niya hindi na siya guguluhin pa ng pesteng lalaki. Akala ko ba case closed na ang kaso? Ba't nakabisita na naman ang may-ari? Tanong nga ni Erin habang may ngisi sa mga mukha. Huwag mo kong tignan ng ganyan, Erin. Malay ko ba naman sa lalaking yan? May sintu-sintu ate. Saad na lamang ni Lucy. Labasin mo na kasi kanina pa yan nandyan eh. Nagmarcha naman si Lucy palabas habang may matatalim na tingin at agad niya ngang nakita si Lorenzo na nakaupo sa may lobby ng kanilang law firm. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako? I want to see my son, Lucy. Hoy, ilang beses ko mang sasabihin sa'yo, Lorenzo, na wala tayong anak. Obob ka ba? Singhal ng babae. Hindi ka pwedeng magsinungaling, Lucy, dahil sa magkamukha-magkamukha kami ni Luca. Saad pa nga ni Lorenzo at hinawakan ang kamay ng babae pero dali-daling winaksi ni Lucy na tila napaso siya sa pagkakahawak dito. You don't deserve to become a father, Lorenzo. Never! Pagkatapos kitang mahuli na may kasamang ibang babae, hindi mo na naalala ang kwento ko sa iyo dati na natroma ako nang dahil sa parents ko. Lucy, bakit ba? Bakit ba? Yan ang dinadahilan mo. Hindi mo umalis ka na lamang bigla sa buhay ko? Buong sakit na wika ni Lorenzo. Tigilan mo na ako kung ayaw mo mag-file ako ng kaso laban sa'yo. Sad pa nga ni Lucy. Napailing-iling si Lorenzo. You'll use your power against me, ha? Huh? Sige lang. Do everything, Lucy, dahil gagawin ko rin ang lahat. Mabawi ko lang kayo ng anak ko. Malamig naman ang saad ni Lorenzo at mabilis na tumayo at umalis. Papauwi na nga si Lucy at maghihintay na nga lamang muna siya ng jeep sa kanto dahil coding ang kanyang sasakyan ngayon. Pero laking gulat niya nang makita niya si Lorenzo na nakasandal sa auto nito. Ano? Galit na galit. Gustong manakit, attorney? Ngisi pa nga ni Lorenzo nang nakakaloko kaya umahon na naman ang inis ni Lucy. Lubayan mo na kasi ako. Huwag mo nang ipaalala pa ang sakit dati. Hindi ka sumunod sa napagkasunduan, Lucy. I know he's mine. Pungay nga ng mata ang wika ni Lorenzo sabay hawak nga sa kamay ni Lucy. Bitawan mo ako o sisigaw ako rito. Pagbabanta naman ng abogada. Go on! Scream! Sabihin mo sa kanila ang kahit na ano pero please nagmamakaawa ko sa iyo, Lucy. I wanna see my son. Napapaiyak na wika pa nga ng lalaki at doon na-realize ni Lucy na mukhang lasing yata to. Lorenzo, umuwi ka na sa inyo. Lasing ka pa eh. Hindi ako uuwi hanggang hindi ko nakikita ng anak ko. Bakit bang kulit mo ha? Saktan mo ako, Luciana. Wala akong pakialam. Suntukin mo ako, tadyakan. Pero hindi ko naman yata deserve na taguan ng anak dahil hindi naman kita niloko. Mahal na mahal nga kita eh. Hindi mo ba yun alam? Hindi mo ba yun ramdam? Tuluyan na nga itong naiyak na animoy batang inaway kaya napailing na nga lamang na hinatak ni Lucy ang lalaki dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Tumayo ka dyan at umuwi na. Nakakaya, pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Asik nga ng abogada habang pilit na pinapatayo si Lorenzo. Ate! Ate, you see this woman? Mahal na mahal ko siya. Pero tinago niya sa akin ang anak namin. Hindi ba unfair yun? Napapikit na nga lamang si Lucy nang biglang tumayo si Lorenzo at kung ano-ano ang pinagsasasabi sa mga strangers na dumadaan. Lorenzo Dominic, nakakainis ka talaga. I wanna see my son. Ani pa nga ng lalaki. Napailing na nga lamang ang abogada dahil 5 taon na ang lumipas pero parang batang nag-aamok pa rin si Lorenzo kapag nalalasing at hindi titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Fine, pasok ka sa loob ng kotse. Akin ang susi.
Naiinis na hinatak nga ng babae papasok sa kotse si Lorenzo at itinulak nga sa passenger seat. I can drive ako na. Saad pa nga ni Lorenzo. Manahimik ka muna Lorenzo ha. Isa ka na lang talagang bibigwasan na kita. Ang kupal mo talaga. Pinaandar na nga lamang ni Lucy ang sasakyan ng lalaki papunta sa bahay niya. San tayo pupunta? Hindi to ang daan pa uwi. Kikidnapin mo ba ako, attorney? Hindi mo ba alam na labag to sa batas? Parang buang panganawi ka nga ng lalaki kahit nakapikit na ang mata nito. Alam mo, inis na talaga ako sa iyo eh. Ihulog kaya kita rito? Wika na nga lamang ni Lucy. Dumating sila sa bahay ni Lucy ng halos isang oras dahil malayo naman talaga ito. Nagulat pa nga ang ate Rhea niya dahil nakita nito si Lorenzo. Oh, ba't mo kasama yan? Akala ko ba? Naputol nga ang sasabihin ni Rhea. Tsaka na ako magpapaliwanag ate. Tulungan mo na lang po muna akong dalhin to sa guest room, lasing eh. Naiiling na saad na nga lamang ni Lucy. Anong plano mo rito? Bibigwasan ko po. Asik ni Lucy. Natutulog na si Luca, ipapakilala mo ba? Mahina nga, nasabi ng ate Rhea niya. Tsaka na siguro ate. Luciana, I don't know kung anong gagawin ko sayo. Wika nga ng lalaki sabay hawak sa kamay ni Lucy. Bitawan mo ko, Lorenzo. Miss na kita. Biglang saad nga ni Lorenzo. Kahit nakapikit naman ang mga mata. Akala ko ba tulog ka? Ba't para kang baliw? Saad ni Lucy pero hindi na nga sumagot pa ang huli kaya hinayaan na nga lamang niya na umalis. Sinilip niya ang anak na natutulog na nga sa kwarto nila. Mahimbing nga ang tulog ni Luca. Kaya napapangiting sinuklay ni Lucy ang buhok ng anak gamit ang kanyang mga daliri. Tama ba talagang ipakilala ni Lucy ang anak niya kay Lorenzo? Kinabukasan ay maagang nagising si Luca at natutulog pa nga ang kanyang mama. Kaya naman, hindi gumawa ng ingay ang bata at lumabas pa ng kwarto. Good morning, Tita Ninang! Masiglang bati pa nga ng bata. Good morning naman sa pinakagwapo kong pamangkin. Angagan niyo po akong binola eh. Ako lang naman po ang pamangkin niyo. Natawa naman ng babae sa sagot ng matalinong bata. Hindi pa gising ang mama mo, be? Natutulog pa po eh. Kumain ka na lang dyan, gisingin ko lang ah. Nag-uusap nga si Lucy at ang ate niya dahil hindi pa raw nagigising si Lorenzo. Pero hindi nila alam. Ay naririnig pala sila. Ni Luca kaya sumabat naman sa usapan nila ang bata. Your friend na? I wanna see him! Excited na sabi pa nga ng bata at ito na nga ay tumakbo na papasok sa guest room. Makalipas lang ang ilang segundo ay hawak-hawak na nga nito si Lorenzo palabas nga ng guest room. Halatang kakagising lang lamang dahil pumungas-pungas pa nga ito. Rhea, kamusta? Ani nga ni Lorenzo nang makita ulit ang ate ni Lucy. Nako, heto, mas lalong gumaganda. Buti naman at nakita mo na ang pamangkin ko, ano? Ngisi pa nga ng babae. Luca, ubusin mo na nga ang breakfast mo at iatid na kita. Muling tawag na nga lamang ni Lucy sa anak na busy ngayon sa pakikipag-usap sa ama nito. Huwag mong sabihin na wala kang balak sabihin sa pamangkin ko kung sino ang tatay niya. Siko naman sa kanya ng ate niya. Hindi naman deserve niya ng maging tatay eh. Nakangitingin lang naman sa kanila si Lorenzo pero inirapan lang ito ni Lucy dahil naiinis pa rin siya sa ginawa ng lalaki kagabi. Naglalasing pa kasi tapos parang buang kapag lasing na. Ewan ko sa'yo ah, be. Kung galit ka sa tatay ng anak mo ay wala akong magagawa dyan. Pero deserve naman siguro ng bata na makilala niya ang ama niya, hindi ba? Saad pa nga ni Rhea. Iahatid ko na kayo sa school. Ani nga ni Lorenzo. Oh talaga? Hindi ba langulango ka pa? Saad nga ni Lucy sa malditang muka. It's okay, hindi naman ako hangover. Paliwanag pa nga ng lalaki. Let him be, Lucy. Huwag mong pagkaitan ng amang anak mo. Bulong naman ni Rhea. Ihahatid niyo po ako? Excited na wika nga ni Luca kaya lihim na nga lamang na napailing si Lucy dahil kahinaan niya talaga ang anak. Sige, mauna ka na sa kotse, Luca. I will just prepare your lunch, anak. Thank you.
Gulat namang napalingon sa likuran si Lucy, akala niya sinundan na nga ito ni Lucas sa labas. "I'm just doing this for my son." Saad na nga lamang ni Lucy. "I know, but thank you. Sobrang laking halaga nito sa akin, Lucy." Simula din ang araw na yon, hinayaan na nga lamang ni Lucy na bumisita si Lorenzo sa kanila. Palaging present si Lorenzo sa araw-araw nila ni Luca. Minsan ito na nga rin ang nag-aatid sa bata hanggang sa hindi na alam ni Lucy na malaki na pala ang epekto ng hindi niya pagpapakilala sa ama ng anak niya dahil nitong uwian lang ay umiiyak na lumabas si Luca dahil sa bully at wala raw siyang tatay. "They told you that?" Mahinahong tanong ni Lorenzo sa bata pero sa totoo'y galit na siya. "Mama, nasan po ba talaga ang papa ko? Wala ba talaga po ako noon?" Lumuluhang tanong nga ng bata kaya nagkatingin na naman si Lucy at Lorenzo. Ang mga mata ni Lorenzo nangungusap kay Lucy. "Mayroon ka namang papa na case here nga oh." Naluluhan na nga rin sambit ng ina. "Who? Mr. Renzo, he's my papa?" Gulat na sigaw nga ng bata at maliit namang tumango si Lucy. Pareho na sila ngayon ni Lorenzo na umiiyak. "Hi baby!" Basag na boses na wika naman ni Lorenzo. Mabilis naman siyang niyakap ni Luca. Kaya mas lumakas ang pag-agos ng kanyang mga luha. "I miss you so much po, Papa!" Wika nga ni Luca na tuluyan na ngang nagpahigbi kay Lucy. "Papa is here. Hinding-hindi na ako aalis." "I love you po, kayong dalawa po ni Mama, mahal na mahal po ni Luca." "I also love you and your mom very much." Pinulong lang yun ni Renzo at panigurado siyang hindi ito narinig ni Lucy. "Ano? Bakit ka nakatitig?" Taas kilay naman na tanong ni Lucy kay Renzo. "Gusto ko sanang hiramin si Luca at ipakilala sila kila Mama at gusto ko rin sana na isama kita." Mahinang sabi nga ni Lorenzo. "Katakot naman kasi itong si Madam Baby niya dahil parang anumang sandali, mangangagat na." "Bakit ako sasama? Close ba tayo?" "Let's get close again." Saad naman ni Lorenzo. "Kahit mag-focus ka na lang sa anak mo." "Didn't you miss me, Lucy?" Tanong pa nga bigla ni Lorenzo. Nabiglang ikinakabog ng mabilis ng puso ni Lucy. "Bakit naman kita mamimiss? Ano ka, gold?" Parang bata na pag-aamok nga ni Lucy. "Ba't ka ba galit na galit sa akin ha? Hindi ba dapat ako ang magalit dahil ako naman talaga ang iniwan mo nang wala man lamang paalam?" Ani nga ni Lorenzo pero nginisaan lamang siya ni Lucy at tinaasan ng gitnang daliri. "Men like you, ang mga cheater na kagaya mo ay deserve maiwan habang buhay." Malakas na asik nga ni Lucy at hindi na nga napigilan pa ng dalaga at nasampal na nga niya nang tuluyan si Lorenzo. "When did I cheat?" Natatawang tanong ni Renzo dahil ni minsan wala siyang ginawang ganun. He is heads over heels with this woman. Tapos maghahanap pa nga siya ng ibang babae? That's absurd. "But parang nag-amnesia kaya yata. Hindi pa kaya ka palaging out of the country dahil sa babae mo? Doon mo siya nakinikita para hindi ako maghinala, di ba? I saw everything. I saw sa pictures ninyong dalawa, kaya wag ako." Saad pa nga ni Lucy. Napakunot noo si Lorenzo. "What are you saying? Wala akong babae nun, Lucy. Ikaw lang ang babae ko." Reklamo nga ni Lorenzo dahil hindi naman talaga siya ganoon. "Huwag mo akong binobobo." Malakas na tinulak ni Lucy ang lalaki at naglakad na nga papasok ng kwarto niya. Persistent si Lorenzo. Kahit anong gawing pagmamatigas ni Lucy, ay alam niya sa sarili na malapit nang malusaw ang malalaking tipak ng niyebe sa kanyang puso para sa lalaki. Oo na. Aminin na niyang si Lorenzo naman talaga ang una't huli niyang mamahalin na lalaki. Nasabi nga niya minsan sa sarili na kung hindi man talaga silang dalawa ang nakatakda para sa isa't isa, ay mayroon naman siyang Luca. A reminder that they loved each other once at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. "Luca! Luca! Nasaan ka na naman, bata ka?" Tawag ni Lucy sa anak
dahil kalalabas niya lang ng kwarto pero ang tahimik naman ang bahay nila. Wala pa naman ang ate niya ngayon at may seminar sa ibang bansa. Ma, nasa likod bahay lang kami! Sigaw naman pabalik ng bata kaya tumalima na roon si Lucy. Pero nagulat lang siya sa nakita dahil nakita niya si Luca at Lorenzo na naglalaba. What are you doing? Washing our clothes, Mama. Papa taught me, oh. Ani pa ni Luca. Nakatitig lang si Lucy sa dalawa at may dumaan na namang alaala sa kanyang gunita. Noon siya at si Lorenzo ang madalas maglaba. Tapos, ngayon kasama na nito si Luca. Nakilala ni Lucy si Lorenzo nung mga kolehiyo pa lamang siya. Nag-aaral siya noon at kumukuha ng prilo na kurso nang ma-in love siya sa lalaki dahil sa isang tagpo lang. They were aso't pusa sa isa't isa hanggang sa hindi na nga nila namalayan na nahulog na pala sila sa isa't isa. Ilang buwan din na niligawan nga ni Lorenzo si Lucy at bilang siya ang first boyfriend nito ay pinaramdam niya sa babae ang pagmamahal na karapat dapat dito. Until natapos na ito sa kolehiyo at isang taon din silang nagsama sa iisang bubong. Mayaman na noon si Lorenzo dahil sa business ng kanyang mga magulang kaya lihim niyang sinusuportahan ang pag-aaral ni Lucy sa abogasya but the girl never know na siyang benefactor nito. Nakatambay lang kasi rito ang mga damit ninyo. Bored kaming dalawa ni Luca eh, di ba anak? Saad pa nga ni Lorenzo at ikinatango na nga lamang ng bata. May washing machine naman, ba't nyo naman minamano-mano? May nakapagsabi kasi sa akin noon na mas malinis daw kapag mano-mano. Gisingan ni Lorenzo, sabay kindat kay Lucy na ikinairap na nga lamang ng huli. Paano ba naman? Ay tinuruan ito noon ni Lucy na maglaba ng mano-mano. Siya lang naman ang kauna-unahang tao na nakapagpalaba kay Lorenzo Dominic Romano ng mano-mano. O siya, bilisan nyo na nga riyan, kakain na tayo. Ay, sige po, Madam Baby. Saludo ng anak pero napatigil si Lucy dahil isa lang ang tumatawag sa kanya nang ganyan. Come again, Luca? Sabi ni Papa, Madam Baby niya raw po kayo eh. Ay! Hay nako, bilisan nyo nang ang dalawa dyan at maghahapunan na tayo. Pagsasawalang bahala na nga lamang ni Lucy sa sinabi ng anak pero sa loob-loob niya, parang may nagsilipara na nga ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Lucy, ako nang maghuhugas ng pinggan. Ani niya sa babae pero inismiran lang siya ni Lucy. Huwag na ako na. Kaming dalawa na lang ni Luca, right anak? Tapusin mo na lang muna ang trabaho mo. Yes, Mama. Kami na lang po dalawa ni Papa kasi bonding na rin po namin tong dalawa eh. Sagot naman ng bata. So, ayaw mo na akong makabanding ngayon? Parang nagtatampo pa nga na wika ng ina. Of course not, pero busy po kayo, diba? Let Papa and me do the chores na lang po. Ani nga ng bata at niyakap naman ng ina para hindi na nga ito magtampo pa. Natapos na nga ni Lucy sa lahat ng paperworks niya kaya muli nga siyang lumabas ng kwarto. Pero naabutan naman niya ang dalawa na natutulog sa sofa habang nakaon ang TV at magkayakap pa nga sila. Lihim na napailing at napangiti si Lucy. Lorenzo! Lorenzo! Paggising niya sa lalaki. Gising na. Napabuka naman ang mata si Lorenzo at napangiti nang ang bumungad sa kanya ay ang magandang mukha ni Lucy. Ang una niyang nakita. You're still beautiful, Luciana. Huwag mo nga akong bulahin. Tumayo ka na riyan, kargahin mo si Luca papasok ng kwarto. Saad nga niya? Copy that, madam. Can we talk? Tanong bigla ni Lorenzo nang makapasok na sila sa kwarto ng anak. Para saan? Para sa ating dalawa. Bakit? Malditang tanong pa nga ni Lucy habang nakatingin kay Lorenzo. Gusto kong buuin ang pamilya natin, Lucy. Ikaw at ko at si Lucas. Pinagbigyan na kitang makasama ang anak ko, Lorenzo. Ano pa pang gusto mo? Hindi mo na ba talaga ako mahal, Luciana? Saglit na napaisip nga si Lucy. Mag-focus ka na lang sa anak natin, Lorenzo.
You can find someone else, just not me. I never cheated on you. Hindi ko kailanman ginawa yun sa'yo dahil mahal na mahal kita, Luciana. That girl you saw in my phone, she's my sister. Siya ang binibisita ko sa ibang bansa dahil may sakit siya. Naluluhang sambit ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Lucy at lumuhod. Please, ayusin natin to. Then bakit hinayaan mo akong umalis? Kung hindi naman pala yun totoo, bakit hinayaan mo na maraming manira sa atin? Dahil yun ang gusto mo. You told me na you'll pursue law, na hindi ako kasama dahil gusto mong matutunan ng lahat ng mag-isa. I can't interfere with your dreams, Lucy. Nahihirapang saad ni Lorenzo. Dahil kaya niya namang iwan lahat para sa babaeng mahal niya. Sadyang ayaw niya lang talaga makipagkompetensya sa pangarap ni Lucy. Tumayo ka dyan, Lorenzo. Tsaka na tayo mag-usap. Ani nga ni Lucy at dali-daling iniwan ng lalaki dahil hindi na kaya ng puso niya at para na itong sasabog sa mga oras na to. Ilang mga buwan ang lumipas at nakikita naman ni Lucy na bumabawi talaga si Lorenzo sa anak nila. Kung pwede nga lang sigurong bilhin lahat ng gusto ni Luca ay ginawa na nga nito, sadyang kinokontrata lang ng babae dahil ayaw niya namang lalaking spoiled ang bata. This is my first time attending a family day po, tapos complete pa po tayo. Excited nga, nabulalas ng bata kaya napangiti naman si Lorenzo. I'm sure we will enjoy this day, son. Marami ka na bang friends sa school mo, anak? Sabat naman Lucy sa usapan ng mag-ama. Yes, ma. I even have a crush. Si Ella po, she's pretty like you, that's why I like her. Diretsong sagot naman ang anak kaya napatanga na nga lamang si Lucy dahil hindi niya yun inaasahan. That's my boy, marunong kumilatis ng mga magaganda. Proud pa nga ng sambit ni Lorenzo at ginulo ang buhok ng anak. Talagang kinunsinti pa. Huwag ka nang tumulad sa papa mong babaero, anak. I never had any girl, Luciana. Ikaw lang kaya ang babae ko. Mula noon hanggang ngayon, pero kung gusto mong magdagdag ako ng babae, why not let's give our son her sister? Diba, anak? Mahabang lita niya pa nga ni Lorenzo. I like that idea pa. Gusto ko po ng kapatid, mama, please. Napahilamos na nga lamang sa mukha si Lucy. At masamang tinitigan nga si Lorenzo. Dahil pasimuno rin itong damulag na to. Akala mo naman talaga close na sila ulit. Sa isip-isip nga niya, eh di maghanap ka ng asawa mo, Lorenzo. Asik pa nga ni Lucy. Di ka ba? Kasi pakakasalan na kita kaagad. Nakangising sagot pa nga ng lalaki na mas nagpainis kay Lucy pero parang kinikilig naman ang anak sa tabi. Manahimik ka na lang dyan. If you are not ready yet, maghihintay naman ako. Nahintay ko nga kayo ng 5 taon, hindi ba? Sinserong wika nga ni Renzo. Bati na kasi kayo ni Papa, Mama, para meron na po akong happy family forever and ever. Ani pa nga ni Luca, na nagpasakit naman ang puso ni Lucy. Bati na raw kasi tayo, Madam Baby. Muling saad naman ni Lorenzo. Uy, Mama is blushing, kinikilig siya sa banat ni Papa. Panunokso pa nga ng bata na mas lalo yatang nagpamula sa mukha ni Lucy. Tigilan niyo akong dalawa. Pinagkakaisahan niyo ako, ah. Simangot na wika pa nga ni Lucy pero natatawang niyakap lang siya ng anak. Tigilan niyo akong dalawa, ah. Mabilis na lumipas nga ang mga buwan at talaga namang hindi na mapaghiwalay pa ang mag-ama dahil halos tumira na nga si Lorenzo sa bahay nila dahil palagi itong hinahanap ni Luca. At aaminin ni Luciana, pilit din siya nitong pinapabalik sa dati nilang relasyon. Katulad na lang ngayon, na kahit may dala namang sasakyan ng abogata, ay talagang naghintay pa rin si Lorenzo sa kanya. At bakit ka na naman naghihintay sa akin, Aber? Nakataas ang kilay na tanong nga ni Lucy sa lalaki pero nagulat naman siya. Nangaputan siya nito ng bugkos ng bulaklak. Sinusundo ka dahil nasa kotse si Luca. Susuntuin ka raw namin. Sagot naman ni Lorenzo sa kanya. Ba't mo naman iniwan doon ang anak natin? Para ka namang ewan eh. Nag-aalala pa nga na saad nga ni Lucy at mabilis na tinanggap ang bulaklak.
Hey, Lucas, okay. May kinakalikot lang sa cellphone niya at assignment niya raw. Halika na. Amin na po ang bag mo, attorney. Okay na ako, ewan ko sa'yo para kang ulol. Saad na nga lamang ni Lucy. Irap pa nga nito, pero natatawang inakbayan lang siya ni Lorenzo. Inuulol mo kasi ako eh. Banat pa nga nito. Napairap na nga lamang si Lucy. Tse, alam mo ang dami mong alam. Siya nga pala, babe. May magaganap na party sa bahay, isasama ko kayo ni Luca. Pero hindi na nakinig pa si Lucy sa kung ano pa ang ibig na sinabi nga ng lalaki. Basta ang narinig niya lang na word ay babe. Sandali, sinong tinawag mong babe? Ikaw, aren't you my baby? Ngingisi-ngisi pa nga nasaad nga ni Luca. Alam mo ang tanda-tanda mo na, Lorenzo. Binibaby mo pa rin ako. Naiiling na nga lamang nasaad pa ng babae, pero ang totoo, kinikilig naman siya sa loob-loob niya. I love you, Lucy. Mahinang wika nga ni Lorenzo sa likuran ng babae. He never loved someone just like how much he loves Luciana. Mahal na mahal niya ito. At si Luca, he's willing to beg and kneel para lang mabuo ang pangarap niyang pamilya kasama ang babaeng huli na nga niyang mamahalin. Mahal mo talaga ako? Wala kang naging ibang babae sa loob ng 5 years na magkahiwalay tayo? Dahil kung meron, naiiling na saad na nga lamang ni Lucy dahil imposibleng walang ibang minahal si Lorenzo sa loob ng 5 taon na yon. Pero pagpuputol naman ng lalaki, ay, what are you saying, Lucy? Hindi mo naman ako kailangan na mahalin para kay Luca, Lorenzo. Sapat na sa akin na. Mahal mo ang anak natin, okay na ako. Hindi pa nga ni Lucy sa lalaki. Inaamin naman niyang mahal niya pa si Lorenzo. At hindi yun mawala kahit pa man ilang taon na nga ang dumaan. Pero kung napipilitan lang itong mahalin siya para sa anak nila, hindi niya naman gustong mahalin sa ganoong paraan. May ibang mahal? Meron talaga. Maangas pa na sagot nga ni Lorenzo. Kaya mahinang napatango ang abogada dahil ano pa nga ba ang magagawa niya. Pero saad ni Lorenzo, may iba talaga akong mahal na mahal na mahal bukod sa'yo. Siyempre, yung anak natin. Mabilis siyang hinila ni Lorenzo at niyakap ng mahigpit. I know, you are still doubtful about my sincerity, pero mahal na mahal kita, Lucy. Simula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng buhay ko, ikaw lang naman ang minahal ko ng ganito eh. Ikaw lang po, Madam Baby. Bulong pa nga ni Lorenzo sa tenga ni Lucy, kaya hindi naman napigilan ng babae na mapangiti at mapayakap pabalik sa lalaki. Hinayaan na nga ng tuluyan, bumawi si Lorenzo sa kanila at muli niyang binigyan ng pagkakataon ang pagmamahalan nilang dalawa para muling sumibol. She knew within her heart na mahal niya talaga si Lorenzo at ramdam niya namang mahal na mahal din siya ng lalaki. At maraming taon din ang nasayang sa kanilang dalawa para mag-aksaya pa ng oras. Na-realize kasi ng abogada na maliit lang ang buhay. Hindi lahat masaya, pero kailangan nating pumili minsan kung saan ba talaga payapa at masaya ang ating mga puso. At makakamtan lang natin ito kapag nasa kamay na tayo ng tamang tao. Yung sasamahan tayo sa hirap at ginhawa habang niyayakap ang flaws natin at minamahal ang mga bagay na hindi kamahal-mahal sa atin. Huwag kang malikot, Mama! Reklamo nga ng bata sa ina. San ba kasi tayo pupunta? Bakit may pagpiring pa? Tanong naman ni Lucy sa anak, pero maliit lang itong humagikik. Just walk, Mama, I promise magugustuhan mo po rito, sagot naman ng bata. Ilang minuto nga silang naglalakad hanggang sa naramdaman na lamang ni Lucy ang simoy ng preskong hangin na dumadampi sa kanilang pisngi. You can remove the blindfold na po, Mama! Dahan-dahan namang tinanggal ni Lucy ang piring sa kanyang mata, ngunit nagulantang siya nang ang una niyang makita ay ang nakaluhod na si Lorenzo. Ano to? Hi, Madam Baby.
I know ka, babalik lang natin sa isa't isa. Pero pwede kayang hingin ang kamay mo at dalhin ka na sa harap ng altar? Marami na rin naman tayong nasayang na panahon. Madamdamin na saad nga ni Lorenzo. Say yes, mama! Sigaw naman ang anak nila. Okay lang magalit ka sa akin habang buhay, basta wag nyo lang akong iwanan ni Luca. I don't mind spending the last penny on my pocket, may ibigay lang sa inyo ang buhay na gusto nyo. Please marry me, Luciana. Pakasalan mo na, be. Ang dami nyo nang sinayang na taon eh. Halata namang mahal na mahal pa rin ninyo ang isa't isa. Komento naman ang kanyang ate na nasa gilid lang pala. Hindi pa kasi alam ng ate niya na nagkabalikan na ulit sila ni Lorenzo dahil noong isang linggo lang naman yun at bahala na ang mga tao na nasa paligid nila na manghula. Fine, sige na, pakakasalan na nga kita. Pero hoy, Lorenzo Dominic, siguraduhin mo lang talaga na wala kang babae dahil kapag talaga nagkataon, puputulin ko yung gurang mong birdie. Banta pa nga ni Lucy sa lalaki pero napatalon na nga lamang sa saya si Lorenzo. I love you. Ikaw lang, sapat na. Saad pa nga ni Lorenzo, sa sobrang kasiyahan kaya natawa na nga lamang ang lahat na naroon na kampamilya nila. Yay! May baby sister is coming! Sigaw naman at sa tuwa ni Luca na muling ikinatawa ng lahat. Years had passed by at masaya na muli na namuhay ang mag-asawang sina Lucy at Lorenzo kasama ang anak nilang si Luca. At mas nadagdagan pa nga ang kanilang pamilya nang isilang ni Lucy ang pangalawa nilang anak na babae. Lorenzo, on the other hand, can no longer wish for anything. He already has the best wife and the loveliest kids na nagbibigay araw-araw ng kulay sa kanyang mundo. Lorenzo, yung anak mo, may dala-dala na namang jowa sa bahay natin. Malakas na sigaw ni Lucy. Natatawa na nga lamang na niyakap ni Lorenzo ang asawa. Luca is no longer a kid, honey. He's 18. Pagpapaalala nga niya sa asawa. Mama talaga, kaklasiko lang po si Jenny. Ani naman ni Luca. Hindi kaya, mama. Nakita ko po kaya nakinis ni kuya si ate Jenny. Sumbong naman ni Luo na ngayon ay 10 taong gulang na nga ang anak nila. Huwag kang maniwala kay bunso, ma, hindi ako ganoon. Pagtatakip naman ni Luca sa sarili pero matalim na nga lamang siyang tinignan ng ina. Lucas Dominic, sinasabi ko talaga sa'yo. Diyos ko, manang-mana ka ata sa daddy mo eh. Reklamo nga ni Lucy at halatang problemado pero tinawanan lang siya nang mag-aama niya. He knows what is right and wrong, babe. Tinuruan naman natin yan at saka kapag may ginawa siyang kabulastugan, ipapakulong mo naman siya, kaya okay lang yan. Pangaalo pa nga sa kanya ng asawa na ikinatawa na nga lamang ni Luca. I love my freedom, ma. Kaya huwag kang mag-alala. No grandchildren from me yet. Nakataas ang dalawang kamay pa nga nang sabi ni Luca, kaya napapailing na nga lamang si Lucy. Tatandaan ko yan, Luca Dominica, dahil pareho kayong malilintikan ng tatay mo. Banta pa nga ni Lucy sa anak pero niyakap lang siya nito. Copy that, master, 18 po lang po ako. I'm not yet ready for responsibility tsaka magiging abogado pa ako, kagaya mo, hindi ba? Paglalambing pa nga ni Luca sa ina. That means ako ang nagmamana ng kumpanya ni daddy, right? Can't wait na maghahabol sa akin ng mga lalaki at ako po ang gawin nilang asawa dahil sa pera ko. Maarte na sa adaman ni Luo. Kaya naman hindi naman sila nakaimik na tatlo. Dadaan muna sila sa butas ng karayom. Marie. Malamig na sagot naman ng kapatid nito. Hay, 10 taong gulang ka pa lamang, Luo Marie. Bakit naman pag-aasawa na ang naisip mo? Ani nga ni Lorenzo. At ito naman ngayon ang namomroblema sa babaeng anak. Matanda ka na talaga, Lorenzo, dahil may binata ka na. Panunukso pa nga ni Lucy sa asawa pero malakas lang siyang hinapit ni Renzo sa bewang. I might be old but I can still give you a kid, Lucy. Bulong nga ni Lorenzo sa tenga ng asawa pero nakatanggap lang siya
ng sapak mula rito. Tumigil ka. Magugas ka na nga ng plato at kakain na tayo. Copy that, master. Saludo nga ni Lorenzo sa asawa. Naniniwala kasi siya na the key to a happy marriage is a happy wife. I love you. Saad nga ni Lucy. I love you too, boss. Sigaw pabalik naman ng lalaki sa asawa. May kinatawa na nga lamang ng anak nilang si Luca at ang tatlong taong anak nilang si Emery. Sabihin man ng iba na under desire siya kung ikakasaya naman ni Lucy, bakit hindi niya gagawin? He is so willing to do everything for Lucy and their kids dahil mahal na mahal nga sila ni Lorenzo. At wala na nga silang mahihiling pa. Sa buhay nila ngayon, kontento na nga sila dahil puno ito ng pagmamahal. Sinubok man sila ng tadhana, pero muli silang pinagtagpo. At ngayon, wala na nga silang dahilan pa para maghiwalay. Wala nang kahit na ano ang makakapaghiwalay pa sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Lucy at Lorenzo, kasama ang kanilang dalawang cute na anak. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Tinsano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lin Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Barosa, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Lisa, Nesbe Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica, Natividad, Melani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floridette, Nat Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita De Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Sumachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University,
Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Hurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jeroina Aquino, Eme Guba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuit, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Reseline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Kadek, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Dai Pangan, Lin Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lin, Merly Lynn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.